Kung wala kayong brown sugar, edi gamitan nyo ng black sugar. Joke lang. Hello, K-Universe! Welcome back sa aking channel! Kumustamos mga amigas, amigos! Si Alex lang ang malakas. Today, gagawa ako ng longganisa requested by Alex. Alam niyo naman ang story mo eh. Magre-request talaga yan. Kaya, request niya longganisa. One time, nag-ask yung lulo niya, ano yung ulam daw niya. Sabi niya, longganisa. Sabi yung kanyang lulo, ano? Longganisa? Ano yan? Nagulat ang kanyang lulo. Ano, para sa kanya ba, bago lang niyang ulam na yan na, ano yan? Kaya naano siya ba, nabigla, ano kayang ulam yan? Sabi ni Master na, Filipino food, ayun na, sabi niya gan, ah, nagyango-yango ba? Kasi wala siyang maintindihan eh. Na, ano ba yan, nangisita na yung nipo ko? Takpan ko nga eh, wala kasi ako bra. Kapag nag-request siya, talagang ibinibigay ko sa kanya kasi minsan lang siya mag-request. Alam niyo kung bakit? Once a day lang kasi siya kumakain eh. Tupakin din tong bata nito. Alam niyo naman kapag may diferensya saan. May diferensya ang upot niya. Joke lang guys. Ayun. May diferensya ang upak niya ba? Parang mami na rin. May diferensya. Diba? Alis to? Ano ba? Mukhang mongguloid. Joke lang. Pati si mami din. Mongguloid na rin. Sabi ko nga sa kanya, dapat nagiging yung my special child ba? Kasi dito, hindi nila maintindihan ang ugali nito. Bakit daw ganito? Bakit daw siya ganyan? Na hindi daw maintindihan. Tapos, nakatingin sila sa akin. So, iniisip nila na wala akong ginawa. Hindi ko na-disciplina to. Eh, sinabi ko nga sa kanila, special nga eh. Kung hindi kayo marunong maintindi, bahala kayo sa buhay ninyo. Ay, problema na ninyo yun. Ba't ko pa problemahin kayo? Diba? Ganun lang yun. Tulog ka na. Enough na yung hindi na kailangan ng explanation. Eh, hindi pa rin nila maintindihan. Minsan hindi ko siya maintindihan. Ang sarap itapon eh. Saan? Doon sa basurahan. Oy! Simulan na natin lumawa ng longganisa para naman mas masaya ang ating araw. So, ito ang favorite ni Alex. So, 1 kilogram talaga ang binili ni Mr. Ganun niya ka. Love si Alex. Diyos ko naman, Lord. 1,000 kilogram ito. Supposed to be 500. Diyos, para mas masarap ang longganisa, isali daw itong papel na to. Joke lang. Kung mahilig kayo sa longganisa, huwag kayong bumili as long as na may ground pork kayo. Kung wala kayong ground pork, yung i-grind ninyo sa inyong nipin. Siyempre, may soya sauce. Ito ang panangga sa manananggal. Ito ang sikretong malupit sa longganisa. Kapag maraming garlic, mas masarap. Kung may paprika kayo na powder, lagyan nyo na lang. Kung ano lang yung available sa kusina ninyo, yun lang ilagay as long as may sugar kayo. Aside sa garlic, kung mga major ingredients para sa longganisa, huwag na kayong bumili ng longganisa kung marunong kayong gumawa. Ito, sundin nyo na lang itong gagawin ko. Of course, hindi mawala yung aking notebook para sa kudigo. Yun, 1,000. So, gawin kong 2 spoon ng soya sauce para mas masarap ang longganisa ninyo ba? Ayan. Light soya sauce. Kung lagyan ng dark, ay, Diyos, maging itim yung kalabasan nun. Ay, syempre, lagyan daw ng water. 3 tablespoons daw natin 6 kasi 1,000 to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung wala kayong brown sugar, edi gamitan nyo ng black sugar. Joke lang. Malamang white sugar, pero diba sa atin mahal ang white sugar? Eh di gumamit kayo ng brown, which is brown naman talaga yung kailangan. Kung gusto niyong gumawa ng sarili niyong longganisa, gumawa kayo ng sarili niyong ingredients. Experiment ba? Sabi, uy, ginoo ko tabang mga langit. 4 to 5 tablespoons. Isa akin 1,000 yun, 10 tablespoons. Ayaw ko nang masyadong matamis. So, kailangan 8 lang. According to your taste. Oh, English na yun. Char lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayaw ko na masyadong matamis, diba? 6. Gawin ko lang 7. Ang corn starts, gawin kong 2. Kasi 1,000 to eh. Kung 500 lang sa inyo, di, siyempre, hatiin. Ganun lang yun, Diyos ko naman.
Mathematics ba? Oh, no. Kung walang mathematics di English. Charmang. Ang importante, ang major ingredients ba na lagay niyo na? Kasi yun ang pinaka-importante. May onion powder at saka garlic powder ako. So lalagyan ko na lang. Diba sabi ko sa inyo, mga optional, kumbaga, na kailangan din itong black peppers na to. Since wala akong powder, lagyan ko na lang ng Johnson baby powder. Joke lang! Wala talaga siya. Saan ako yung buba? Wala yun. May ground ako dito. Ito na lang. Tapos i-grind ko na lang sa aking ngipin. Joke lang. So, kailangan gawa din ng paraan. Ayan. Take note ha. Dapat powder ang ilagay. Magsukat kayo nito. Dapat teaspoon ha. Para mas masarap ang longganisa. Para kay Alex. At the same time, para na rin sa akin. Stop it. Get some help. Ayaw ni Mr. Nito eh, kasi matamis. Ayan, ha? Gawin ko siyang pa-social. Longganisa social. Ayan, mga optional lang itong mga to. Kung ano lang yung ingredients sa kusina ninyo, yun lang ang ilagay ninyo sa inyong longganisa. Dapat yung main ingredients na ilagay ko, yun ang pinaka-importante. Kung may black peppers lang kayo, yun lang ilagay. Kung wala kayong black peppers, edi paper ang ilagay ninyo. Joke lang. Garlic. Since naglagay na ako ng powder garlic, so mag-less na lang ako nito instead na 8 to 10 cloves. Depende siya kung ilang grams yung minced pork ninyo. Hindi yung menstruation na. Joke lang. Gumawa kayo ng longganisa. Hey, mas maigi pang homemade na lang. Para matikman na natin ang lasa nito, kung tama lang ba ang timpla, eh, siyempre, lutuin. Alam nga naman, tignan lang natin. Ha? Para malaman ninyo kung ano yung taste na kailangan tikman. Yung ganisa na ito, pag limang beses ko na ito ginawa. Ngayon ko lang talaga naisipan na i-share sa inyo. Mamay ko na ito, ibalot saan. Eh, siyempre, sa cellophane. Tikman ko na ito. Kung kasing sarap ko ba ito? Sure lang. Hindi nyo na kailangan bumili pa ng longganisa sa mall na sobrang mahal. O sa palingki. Daliri ko. Magitilap-tilapan na. Sobrang sarap. Char lang yan. Kung gaano kasarap ang aking longganisa, ganun din kadugyot ang area na ito. Kung saan ako gumawa ng longganisa, tignan nyo naman kung gaano kadugyot ito. Ko ang mami busy sa paggawa ng longganisa, tapos sila pala dito nagkala. Come eat now, your longganisa. Your favorite food. My favorite food? Papa now, papat. What you will say to mommy? Thank you. Thank you. Is it your favorite? Hala, si Philip. Hala, kumain din si Philip. Akala ko si Kuya Alex lang ang may gusto nitong longganisa na to. Tasty. Tasty? Yeah. Ah, buliro ka naman, Alex eh. No more longganisa. Balutin ko siya ng aking pagmamahal. Ay, ng iyong pagmamahal pa pala. So, kung may gunting kayo, gunting gamitin niyo. Since na may gunting ako, pero nahirapan ako sa gunting, kaya kutsilyo lang muna. May timbangan kami. Hindi ko gamitan ng timbangan kasi ano lang to ba, ulam. Kaya one spoon lang each. Budget ang lola eh. Pwede na ako magbigusyo nito. Magbigusyo kaya ako dito, longganisa. Hindi pa pala dito ang uso ang longganisa. Lungga ang uso dito. Joke lang. Alam nyo, pasensyahan nyo na ako kapag ako gumagawa ng mga food o kahit ano pang gagawin ko, sobrang kalats as in. Hindi kasi ako marunong mag-organize. Char lang. Nagmamadali ako itong mga batang ito. Ang kulit eh. Ibenta ko na lang kaya to. Tapos pagdating ni Mr. Van, wala ng mga anak ko. Ah, Diyos. Mga mamsi, huwag mo maging masyadong maarte sa pagkain. Kung ano lang yung available, yun lang. Sa ginawa ko, kinamay na.
Alam niyo bang sa kamay masarap yan eh. Lahat ng vitamins A to Z. Joke lang. So hindi ko na na-miss ang mga pagkain sa Pilipinas kasi pwede ko dito ang gawin. Gagawa na lang ako, yun ang tinatawag na homemade. Yung akala ko dati na ang longganisa ano, magastos at saka maraming ingredients dapat ilagay. As in curious talaga ako dati ba, sa totoo lang na, curious ako dati, ano kaya ang nilalagay nila sa longganisa? Bakit ganito siya? Ah, ngayon yun, na-discover ko na. Na ganito lang pala kadali. Ang lola ninyo ba, nagmamadali? Hirap kasi may bata eh. Siyempre, ilalagay dito sa plastic. Ayan, ibenta ko to sa inyo ng tag-singko. Lang. Ako sa inyo, wala kayong ganitong plastic. Huwag nyo nalang ibalot. Ay, gamitan nyo nalang ng spoon sa mga longganisa lover dyan. Huwag na kayong bumili sa mall. Gumawa kayo ng sarili ninyo. Lagyan nyo nalang ng pinaka-simple na ingredients. Kailangan ko tong kamayin. Kasi sa kamay, makikita ang, ano, ang muta. Joke lang. Ay, sa 1,000 grams na ganito ang nagawa ko, di ba? Marami na siya. So, pagkabalot ko, parang kung sa Bisaya pa ba tubol? Joke lang, oy. Satisfied na sa lasa at satisfied na rin ako sa aking pagbalot, char lang. Pina-abtik na pag-wrap. Kaya yun, nagmamadali. Ito lang masasabi ko sa inyo. Kung gusto ninyong gumawa ng longganisa, i-follow na lang ninyo ang ginawa ko. Parang export lang ano. Hindi nang kailangan na perfect ang ingredients. Huwag nang maging magastos sa ingredients. Ang importante, makagawa kayo sa gusto ninyo gawin, lalong-lalo na sa longganisa. Alam ko, ito ang favorite ng bayan. Charlan, so, aminin na natin o sa hindi. Lalo na kapag si Inday Maji ang gumawa. Charlan. Pero yun talaga ang totoo. Masarap ang lasa ng longganisa. Lasang cookie. May nabili ako dati sa KCC. Diyos ko, maamoy puki talaga siya. Sa totoo lang. Sa akin lang yun na hindi sa inyo. Ano ba itong mga to? Ang hirap kausap eh. Anyway, hanggang dito na lang. Nagtatapos ang aking maligayang araw. This is the end of my video. Thank you so much for watching. And please, don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko every week. God bless and see you in my next video. Bye!